sa maating buhambiyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po nang inaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli pa yung pasalamat kay Abayawa sa buhay na ipinagkalob niya sa bawat isa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon po ay October 28, 2021, ganap na pong alas 5:55 ng hapon dito sa Pilipinas. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa kaunting kaalaman sa kasulatan. Umiiral pa ba ang seremonya sa araw ng pagtubos o yung Day of Atonement? Marahil sa iba, sa Israel, umiiral pa yan. Taon-taon ginaganap po nila yan. At dito sa atin, yung mga local na nagsisigawa pa rin yan, taon-taon, meron silang mga saserdote. Kumbaga, ginagaya nila yung panahon nila Moises sa aklat ng Levitico. Pero pagkaho, ang naging sukapantin ay yung aklat mismo ng Leviticus na kanilang pinagkunan, makikita niyo yung discrepancy o yung pagkakamali nung ginagawa nila. Tingnan natin, ito yung nakalagay doon sa 16, yung seremonya sa araw ng pagtubos, 16 ng Leviticus. Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing saan mang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya yon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpakita sa inyong ulap sa itaas ang takip ng kahon ng kasunod. So, maliwanag po yung sinasabi noong kasulatan. Now, ngayon, pinagpilinan ni Moises si Aaron. Sabi niya, wag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabi. May nangyari yung kasing pagkamatay nung dalawang anak na lalaki ni Aaron at siya ay naandun naman sa Leviticus. Ano yung nangyari doon sa magkapatid na yun? Ayan. At ano yung tinamatay nila? Napakaselan ho kasi yan eh. Ayan. Ang dalawang anak, 10-1 ho ito ng Leviticus. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kapwa kuma ng lagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito'y hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kasi ang nakita ho natin dito, locally ha, at maging doon sa Israel, nagsisindi sila ng kanilang sariling apoy. Kung titingnan natin ito sa kasulatan, noong panahon nila Moises, namatay si Nadab at saka si Abihu dahil iba ang apoy na kanilang ginamit. Kasi ho, base ho doon sa meron talagang apoy doon sa 9:24 ng Leviticus na dapat kumbaga nagsarili silang apoy. Ito, yung tutupo ko kasi dyan sa 24, 9:24 ng Leviticus. At pumasok si Moises at Aaron sa loob ng tol ng tipanan, paglabas nila, muli nilang binasbasan ang mga tao, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga tao sa pamamagitan ng apoy na sunog sa mga handog na nasa altar. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa, nagpatira pa para sambahin ng Panginoon. Yung magkapatid, gumawa ng sariling apoy, hindi galing kay Abayawa. Kaya anong ginawa?
pinatay sila mismo ni Abraham. So napakaselan. Ito nakikita natin ngayon. Nagumaganap nung tinatawag nilang araw ng pagtubos o Day of Atonement. Ano? Ituloy natin yung 16 ng Leviticus. Tingnan ninyo, ikukumpara natin doon sa sinasagawa nilang seremonya. Ayan. Pres, ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya. Pagkatapos, isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen, pang-ilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng dalawang lalaking kambing bilang handog na paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog na sinunog. Ito hindi ko na nakikita ho. Meron silang tinatawag na Day of Atonement, pero wala ho yung dalawang lalaking kambing. Ano ang ginagawa ng dalawang lalaking kambing bilang handog? Kasi kung talagang susundin mo yung kasulatan, dapat may dalawang kambing at isang lalaking tupa para bilang handog na sinunog. Eh wala na ho yung dalawang kambing, wala pa ho yung lalaking tupa. Ano, baka ang nakita ko. So, malayo. 6. Iahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglinis para maging malinis siya at ang sambayan niya. Pagkatapos kukunin niya ang dalawang kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa magitan ng palabunutan, meron pong palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at para kay Azazel. Yun ang Azazel, sabi ng mga Hudyo, ito ay demonyo dun sa disyerto. Ayan, sabi ng mga Hudyo ha. Ngayon, ang iahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ayan. 11. Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog na paglilinis para sa kanyang sarili at sa sangbahayan niya. Eh yung mga gumagawa nito locally, walang ganito. Ano? At saka hindi sila kabilang doon sa angkan o sa lahi ni Aaron na sila yun lamang para doon sa pagiging saserdote. 12. Pagkatapos kukuha siya ng lalagyan ng insenso at kukunin nila ng baga galing sa altar na nasa loob ng torda. At kukuha rin sila ng dalawang dakot ng mabangong insenso na pinong-pino at dadali niya sa loob na pinakabanal sa lugar. Na lugar. Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy at ang usok nito. At ay pailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan. Kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harap ng kahon ng kasunduan na nakaharap sa silangan. At sa pamamagitan ng mga daliri niya, iwiwisig niya ang dugo sa takip ng 7 beses. Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa paglilinis para sa mga tao. Dadalhin din niya ang dugo nito na pinakabanal sa lugar at iwiwisig sa takip ng kahon ng kasunduan. Katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro, ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito'y gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tolda na nasa gitna ng maruming mga taga-Israel. Wala sino mang mananatili sa loob ng tolda. Eh nakita ko, nasa loob sila ng tolda. Wala doon sa labas. Ano? So, maling-mali, kinuha yung Leviticus 16, pagkatapos, hindi naman nila sinundan. Ano? Ayan. Sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar hanggang sa selumbas, pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos, siya ang sangbayan niya at ang lahat ng taga-Israel.
Saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar. Pupunta siya sa altar, malapit sa may pintuan ng tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahit sa parang sumay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pagitan ng kanyang daliri, iwiwisik niya ang 7 beses. Ang natirang dugo sa altar na ito'y iahandog sa Panginoon upang ito'y linisin sa karunian dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. 20. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing, ipapatong niya ang 2 kamay niya sa ulo ng kambing at ipahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos, ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito roon sa ilan. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilan. Kaya pala may 2 kambing. Ano ho? Eh wala akong nakita. Eh siguro kaya wala, eh medyo mahal ho yata yung kambing. Tapos pakakawalan mo lamang dahil doon sa kasalanan. Ano? Pero kasi yung kasalanan ng mga taga-Israelita malilipat doon sa kambing. Ako ay yung seremonya na ito, ano? Eh siguro sa mahal ng kambing, ha? Abay, kaysa pakawalan yan, abay, katayin yan. Ayan. Gusto ko lang makita nyo, namingiti ako, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yun ho kasing pinaka ginagawa nating batayan o pamantayan, sukatan. Ay, walang iba kundi yung kasulatan. Kumuha sila ng talata, pero pagka binasa mo na yung talatang kinuha nila, lalabas na hindi pala talaga nila nasunod. Ano? Ayan. O, tuloy ko natin. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilan. Ah, pagkatapos papasok si Aaron sa tolda at hubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari. High priest na kanyang sinuot o chief priest bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar. At iiwan niya yun doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda. At sa kanya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos lalabas siya at iahandog ang 2 handog na sinunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. Susunogin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na inialay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangan maglaban ng kanyang damit, maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ay kailangan dalhin sa labas ng kampo at sunugin. At ang taong magsusunog nito ay kinakailangan maglabarin ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ito naman ang mga tuntunin dapat gawin ng mga katutubong Israelita. Liwanag ko yan, ha? Letra for letra yan. At ang mga dayuhang naninirahan kasama nila. At ito'y dapat sundin magpakailanman sa 10 araw ng 7th buwan. Dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho patulad ng araw ng Pamina. Sapagkat sa araw na yon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na salinlahi, ang paring napili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari, gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanal na lugar ng iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamamayan ng Israel. Kinakailangan sundin nila ang mga tuntunin ito magpakailanman. Gagawin lang minsan sa 1 taon at ginawa ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Sisino natin. Yung nakita ko na ginagawa nila na Day of Atonement nitong nakaraang September lang dyan sa may bandang Kabuyaw. Nakuha ko na yung lugar. Sa may seremonya
Pero wala nga akong nakitang kambing na dapat yung isa pakakawalan. Oo. Tapos yung pinakapunong pari nila, hindi naman sa lahi o doon sa pani Aaron. Hindi ba? Eh, mga hintil yan. Nagkunwa lamang mga Israelita. O, yan. O mga Shemites na sinasabi nila. So, maliwanag yung kasulatan, hindi rin pala talaga nila nasunod. Yung ritual na nga lang, ano, hindi rin nasunod. Ngayon, sa bagong tipan, kasi may bagong tipan mo eh. Lumang tipan yun, ating binasa, lumang tipan. Babasa ako, isa, dalawang talata. Tingnan natin, ano? Cinco-onse ng Roma, sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Roma. Ibig sabihin, ito yung mga banal na nasa kapulungan. Ano? Sa English, kumpara lang natin. Ito nakalagay. And not only so, but we also joy in Elohim or Alhayam through our Adonai Yahawashai, by whom we have now received the atonement. Hindi na kailangan, hindi na pala kailangan si Aaron at yung kanyang mga anak at yung kanyang mga ina po para doon. Si Yahawashai lamang sufisyente na. Ano? So, ibig sabihin, yung ritual na ipinakikita nitong mga Hudyo o sa Israel o dito sa local, eh wala hong saysay, wala hong kabuluan. Ano? Si Kristo o si Yahawashai o si Abay Yahawa, oh, nung siya ay nakitulad sa laman, kumbaga, ano sabi niyan? We have now received the atonement, yung pagtubos. Hindi na kailangan yung kambing, hindi kailangan ng dalawang kambing, hindi na kailangan ng mga hayop. Si Abba Yahawa mismo, yung nakitulad sa tao, siya mismo, yung atonement o pangtubos doon sa kasalanan. Nino? Noong kanyang mga banal. Ano? Ayan. So, ibig sabihin, yung tanong natin, umiiral pa ba ang seremonya sa araw ng pagtubos o atonement? Sa bagong tipan, hindi na. Di ba? 2 Corinthians 5:18-19. Ang lahat na ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ng Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkulin papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito ang nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Sino? Sino Pablo? 20. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Sino yung kayo? Ito yung mga banal na nasa Roma o nasa Corinto. O, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Kaya nawala na yung ano, yung seremonya ng Day of Atonement. Ibig sabihin, kung yan ay ginagawa pa rin ng sino man
Lahat po yan ay isang kapaimbabawan. Oo. So, walang-walang saysay, walang kabuluhan. Ano? Wala na. Doon sa Colosas nga eh. Ano ba ang sabi doon? O yan, sabi ni Sister Rose Libando, dito po brad, tawag dyan, dito yung Kippur or Day of Atonement. Eh wala din naman ihingi ng tawad, tapos ulit din ulit, kinabukasan. Yun na nga. Ito, Dosdente, namatay kayong kasama ni Kristo, pinalaya sa mawalang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makumundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntunin ng tulad na huwag hahawak niyan, huwag titikin niyan, huwag ihipo niyan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala. Pagkatapos kainin o inumin, sa unang tingin, parang may karunungan ng mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba. Pagpapakumbaba, yun. Pagpapakahirap sa sariling katawan, ay biro mo, pinagtulong-tulungan, itayo yung parang ano, lagayan ng mga hayo, oh, yung pagsusunugan. Pero yung pala, pagpapahirap din doon sa sariling katawan. Pero, ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hiling ng laman. Oh. Para sa atin, para doon sa kapulungan, hindi na umiiral yan sapagkat yung pagtubos, eh, nangyari na. Kaya nga sa kanila, parang baliwala lang yung nangyaring pagtubos ni Yahawasha nung siya makitulad sa tao. Ano? Pero yun yung mga hayo. Oh. Kakatay halimbawa ng hayo, at pagkatapos susunugin, mga seremonya na lang 'yan. Oh, pero walang saysay. Kung titingnan natin, walang saysay doon sa sinasabi ni Abay Yahawa. So ito po mga kapatid, umiiral po ba ang seremonya sa araw ng pagtubos? Hindi na po. At tayo po ay nasa panahon na ng Espiritu. Oh, wala na po tayo diyan sa mga bagay na 'yan, ng mga seremonya. Ano, ayan, yan ho ay pakulo nila para makahimok at makapag-impok ng pagkakaperahan. Na parang akala mo lamang ay, siyempre, bago doon sa pananaw, paningin, pero yan ay parang relihiyon lang yan, na kinakailangan gumawa ka ng isang bagay na kinakailangan ay may pagkaperahan. Di ba? Mahal din ng mga hayop, mahal din ng kabayo, mahal din ang kambing. Hmm. Tapos yung lupa pa. Oh, hindi ka nang pwedeng basta-basta na lang magtatayo ng isang pinagsusunugan ng mga handog. Na basta na lang. Siyempre, may mga may-ari yan. Diba? So, kailangan mo rin ng pera. Yan ho yung mga ginagawa ng mga reliyon na kinakailangan may pagkagastusan. Ano, samantalang doon sa mga nasa kapulungan, wala na ho yung bagay na yan. Ano? So wala tayong ganyang seremonya. Ano? So napakapalad natin, oh, at pinaunawa ni Mayawa. Saka nga sinasabi nga natin sa panahon ni Moises, yung mukha niya nagmimingning pero lumilipas. Ang ibig sabihin lamang yung lahat ng sinulat ni Moises na yun, talagang lumilipas. Kaya nga nagkaroon na tinatawag na bagong tipan. Ayan. Lobin po ni Bayahawa na yung may tingin natin ginagawang pag-aaraw ngayon. At ito naman ay punong-puno at maunawaan natin. Mas maganda ito kaysa doon sa haba, mahabang walang laman. Ano? Ayan. Para lang na makita natin. So,
Nakita ko na ho yung aking reminder. Magandang gabi, Brad Alberto Palado, Wilfred Bedes, Sister Loren Paula, Sister Gina Makoko, Chris de la Cruz Kim, Noli Tongkua, Melchor Pasis, Ilano Mari Jr., Joel Suela, Fortunato Juarez, Samuel Rotoni, Randel Umali, Sister Lori Calderon, Fernando Villera, Sister Cristina Juarez, magandang gabi po. Kamusta po kayo? Brad Edmundo Umali, Maria Victoria, Leonardo Corsiga, Sister Chris Janger, Carlo Catanron, Reverisa Shirley, Rosely Bando, Brad Christopher Perez, Brad Sebastian Juarez, Brad Arnold Mahoko, Mr. Joe LB, ayan, wala. Noli Tongkua, ayun. So, lobby po ni Abayawa na itong ating napag-aralan ngayong araw na to. Diyan nyo, tatlong verses lang yung aking nabasa sa mga sulat ni Pablo. Sufficiente na yun, no? Hindi kailangan yung seremonya, ritual. Wala na ho yan. Yan ho yung kagaanan na ibinibigay sa atin ni Abayawa. Sa kanila, nagpapakahirap sila. Siyempre, kailangan mo yung pera dyan. Mag-aamba, ganyan. Di ba? Ang lupa ho ngayon, magkano na ang per square meter? Dito lang sa Laguna, malaki-laki na. Kung ikta-iktar yung binili niyan, baka million yan. So, sino ho ang mag-aambaga yan? Siyempre, di yung mga miyembro. Pinakikita ko lamang ho sa inyo yung panloloko na ginagawa ng mga relihiyon. Yan. Yan ho yung ating layunin. I-expose. Ano? Nakita ninyo, ginamit nila yung Leviticus 16, pero binasa ko, hindi ko nakita yung mga hinihingi doon. Doon lamang si Aaron, dapat doon sa kanyang lahi, kukuha ng mga saserdote o mga high priest. O napakasalan, di ba? O yung kanyang anak, pinatay mismo ni Bayahawa dahil hindi galing sa kanya yung apoy na pinang sindi. Gumawa sila ng sarili nilang apoy. Napakasalan mo niyan. Ay, samantalang sa atin, no? Meron mo, wala na ho yung mga ganyang seremonya, ritual, napakagaan. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga, nagiging alipin ka ng reliyon. Kung ano yung sasabihin nung iyong founder, sunod-sunod lang kaya. Kaya nga malimit ko sinasabi na ginagawa nilang Diyos yung kanilang mga founder. Priscilla Cosquín, wala pong kabuluhan kay Bayawa ang mga ginagawa nilang ganyang pag-andong na kung sino mang bilyon na gumawa sa panahon natin. Ayan, si Jose Juarez, tapos na po. Nangyari na kaya kung ulitin lang ito, wala din sa isay sa mata ni Abayawa. Ayan. Fernando Villera, salamat at papuri sa iyo aming Abayawa. Muli po, maraming salamat dito sa ating mga anong viewers, sa ating mga kapatid sa GC, kapatid dito sa YouTube Live. Sumakay niya naman ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-una ang panahon at ngayon ng pakailanman. Siya naman. Maraming pong salamat sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan at sa lahat po ng ating mga anong bulas. Magandang gabi po sa bawat isa.